1 and 1 half cup na milk. Lukwang po yan. So, maglalagay lang po ako ng sugar. So, para po mag-activate yung ating yeast, kailangan natin maglagay po ng sugar. So, at least, ayan, nagyan ko ng 3 tablespoons. Haluin ko po. So, pasensya na nung medyo mabuluyan ako, hindi po siya talaga naka-arrange sa mga lalagyanan. Alam niyo na, hindi po sa akin ang kusina at ayaw ni amo na ng maraming kalat. So, maglalagay po ako ng yeast. So, 1 teaspoon po ito. Lalagay po tayo na mga 3 teaspoon. Ayan. Dalawa na po yun. Magpa tayo. Dalawa. Tatlo. So, aloyin lang natin. Hintayin po natin siya mag-activate muna. Para malaman natin kung active pa ba ang ating yeast. So, dito naman po tayo sa ating flour. So, ngayon, 1 kilo po ito. Tingnan natin kung ilang cup siya lahat. Actually, alam ko po sa 1 kilo is 7 cups. Pero minsan, hindi rin. Oops! So, ayun, hindi ko na nga po ginamit ang cups. Binuhos ko na po ang ating 1 kilong flour. So, okay lang po yan. Alam ko na rin naman po ang kung ilan po yung magagawa ko dyan. Paki-check po ang 4 cups measurement na ilalagay ko dito para po sa mga baguhan na gustong mag-start, gustong gumawa para po madali nyo pong masundan. Bilog-bilog lang tayo sa gitna at ilalagay naman natin ang iba pang sangkap. Ito po is milk powder. Maglalagay po ako ng mga 'yan. Para madagdagan po ng sarap ng ating. Okay. So, 1/4 cup po ito. So, bali, 1/2 cup po ang aking nilagay. Okay lang po kung hindi kayo maglalagay. Walang problema. Ito pong sugar natin. 1/4 cup ng white sugar. Mag-a-add po ako ng brown sugar. Now, 1/4 cup din. Huwag natin masyadong tamisan at ang iba po ay ayaw ng matamis. Then, meron po ako ditong baking powder. Ayan, bakit ba ako gumagamit ng baking powder? Kasi po nung nag-start akong gumawa talaga ng tinapay, nag-try na po talaga ako ng baking powder na kasama doon sa ating yeast. Hindi po ako gumagawa ng yeast lang po yung aking nilalagay. So, meron talaga akong baking powder. Pero kung meron pa po kayong ibang naiisip na pwede nyo i-add na makakatulong sa inyong tinapay, nasa sa inyo po yan. Pero ako po talaga, subo ko na rin po ang baking powder. Kung wala kang iba, pwede nilagay. Ito po is pwede naman siya. So, sa 1 kilo, kailangan ko po ng 10 grams. So, gagamit po ako ng 1 tablespoon. So, wag lang natin pupunuin ang ating 1 tablespoon. So, siguro sa 1 tablespoon, meron siyang 3/4 lang. So, yun lang po yung lalagay natin. At syempre, ang ating asin, huwag natin kalimutan. Lagi na lang yan. Gamit ako na. Okay. Naglagay po ako ng 1 teaspoon. Ako sabihin nyo naman, napakarami po at maalat. No, hindi naman po yan maalat. Ayan, kung makikita nyo po, nag-activate na ang ating yeast. Pero syempre, hindi po kayo nilalagay. Maglalagay pa tayo ng oil. So, sa oil po, maglalagay ako ng 3 tablespoon na oil. So, kung gusto nyo gumamit ng butter, pwede naman, i-melt nyo po ang butter para mas madali siyang ano. Or, pwede naman yung ano siya. Basta wag lang po talagang frozen yung inyong butter. Lagay kayo konti pa. Okay. Ating itlog. Tatlo po itong itlog na ito. Lalagay po.
Okay. Ang last po ay ang ating yeast. Then, ininid na po natin ito. Hand yeast. Kaya natin kung kakayanin, 1 kilo po ito. Kasi po, ang ano lang nun, capacity niya is nasa 4 cups lang po. Sabi 1 kilo daw, hindi po kaya ang 1 kilo. Promise. Ayun. So, ngayon, ininid na po.
So ayan, natatakam na po ako. Talagang gusto ko na siyang magkape. Kaya naman, ipapakita ko rin sa inyo yung 20 minutes lang na natin siyang na-rest. So parang hindi po siya ganun ka-firm or katigas. So ito po siya. Masarap guys. Perfect sa kape. Lalaban natin ito isa. Twenty minutes ko po siyang binake. Kape na po tayo. Enjoy baking po.